guys! Welcome back to our channel! Long time no see. But now see now. Guys, si Daddy Shoo nag ano na siya guys. Nag-start na siya ng kanyang farming project. Oh, farming project na naman si Daddy Shoo. At ngayon nag-ano na siya guys. Start na siya mag-transplant ng mga ganito. Makita na eh? Dili tayo. Oh, makita man. Ng mga seedlings. Na-transplant niya guys. Tapos yan. Mga ganyan guys oh. Tapos ipakita ni Daddy Shoo sa inyo kung paano niya ginagawa ang kanyang pag-start ng farming. Then ano guys, yun, marami siyang mga ano dito guys, seedlings. May mga coming pa din. May ano siya, may mga orders na dumating kanina ng mga seedlings. Lahat ng halos lahat ng ano guys, gulay. Sari-saring gulay. Yes, soon may ano na kami. Farm of vegetables. Kasi ano, dahil sa pandemic guys no, na-realize natin na talagang mas masarap sa bukid with vegetables and mga ganito guys, coconuts, yan. Tapos mga fruits, meron kami ditong ano guys oh. Yan, may bunga. Kamansi. Oh, yan, ano kami mamaya. Meron kami ditong bananas. Ayan, marami kami dito guys na ano, mga lagutmon, mga gulay. Ayan, pakita ni Daddy Shoo ang pag ano niya, transplanting. Ano pa? Ayan. Abangan nyo pa guys, marami pa kaming iba vlog tungkol din sa ano, COVID. Hello guys! Hello! What's up? What's up? So ayun nga guys, na-transfer na natin yung ating mga punla. O diba? Nasa pit battle na siya mula doon sa seedling tray. Alright, no. Kitang-kita niyo naman guys ang taba ng lupa, no. Ayan. So kamatis nga po pala 'to, guys. Kaya kung matatandaan niyo ay yung last video natin na binubutas-butasan natin yung ating tag dito, ito. Binubutas-butasan natin yung ating plastic bottle or pet bottle. So ngayon ay nakapaglagay na tayo ng punla. Ayan. Kalalagay ko lang yan ngayon. Tingnan nyo naman. So diba? Okay. So ihintay na lang natin ang 21 days tapos maglalagay tayo ng ano, yung balat ng itlog kasi ano din yun, potassium din yun. Tapos sa tingin ko maglalagay ako ng yung synthetic fertilizer or yung foliar, pero meron namang mabibiling organic nun guys, try ko maghanap sa mga agri store. So kumakahanap tayo, sana nga makakahanap tayo no, para magiging organic yung ating tamatis. Sa ngayon, naka-quarantine pa po kami, so ito muna yung ginagawa ko. So yung marami ito, yung ayan, yung mga seedlings kasi marami siya, ayan. So ano pala to guys, ang palaya. Tapos yun, kalabasa, squash, saka ito yung buong kamatis. So ilalagay ko to doon, ililipat ko to doon sa bukid. Kaso naka-quarantine pa kami, matatapos kami sa August 20 ata. So sana matapos na to at mapag
ano na tayo, makakapaggawin na tayo dun sa bundok, makakapagtanim na o matransfer na natin yung yan. So di ba? Ang ganda tingnan guys no, pag nalipat na sa pit battle. Sana tuloy-tuloy na to para makakaani na tayo. So ang kamatis pala guys is 60 days or 45 days mamumunga na siya. Makakapag-ani na tayo ng bunga sa loob ng atag dito, yung 45 days o 1 month and a half. So ganyan lang po. Ayan. So hindi ko na na-video yung pag-transfer ko nito guys kasi busy si Happy Ann. So medyo ay pangit na pala yung dahon oh, nasira na. So sana maano to, maagapan pa. Sana nga. So antabayan na lang natin sa ating susunod na mga vlog kung talagang magsasucceed ba ito or magfi-failure. Sana nga mag-success guys. Sa tingin ko magsa-success naman kasi ang ganda naman ng mga punla oh. Tingnan niyo naman. Ang tataba, kamatis. Ano? Ayan. So, shout out doon sa mga nag-urban gardening. So, hindi po reason guys ang walang lupa o walang lupain na malawak. So, as long as meron kang battle, tapos meron kang idea on how to pagtatanim using urban gardening o gamit ang sistema ng urban gardening, so wala pong imposible. Ayan, so nakalima na ako, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang pet battle. Tapos itong kamatis ito guys is hybrid F1 ata, so nandun nakalagay sa plastic niya kasi galing sa farmers to ng aking manugang na lalaki. Okay no. So ang isang puno nito guys ay makakapag-ani within 45 days after transplanting. So hindi po from sowing guys ha, kasi 21 days po yon from day 1 to sowing, 21 days bago magkaganto kalaki. Tapos mula nung transplanting, so hindi na kwinta yung 21 days. So mula nung transplanting bilang ka ng 45 days, ay bali, doon mag-uumpisa yung 45 days mo, mamumunga na siya. At ang i-harvest nitong isang puno ay aabot ng 4 kilos. 4 kilogram na kamatis bunga. So, kung magsasucceed tong lima, so sa loob ng 45 days from transplanting, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos. So, lima siya. 4 kilos, so meron kang 20 kilos na kamatis. Hindi mo na mauubos yun kung ikokonsumo mo lang. So, diba? Ang kamatis ngayon nasa mga 60 at ang kilo, 50. So, makakapagbinta ka ng 10 kilo. Tapos, binta mo na lang ng kahit mga 40 kasi dito lang naman sa bahay. Hindi mo na dadalhin dun sa merkado o kaya sa market. So, meron ka ng 400 pesos. O, diba? Ganun kalupit. So ayun, antabayan nyo lang yung susunod video natin. Sana ay ano tawag dito, mag-success itong ating tanim. Ayan. So ganda tingnan no. So habang naka-quarantine guys, marami tayong magagawa gaya ng pagga-gardening. Alright. So ayun guys, so see you in the next one at ipapakita ko na uli yung pagkatapos ng quarantine namin, ipapakita namin yung aming update o kaya progress dun sa aming maliit na farm dun sa bukid. Okay, babos, and see you in the next one.